Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito ay ang magiging gastos natin sa excavator, no? So bali ang topic natin ngayon excavation, excavator cost. So magiging gastos nga natin sa makina ng panghukay kagaya ng nakikita natin na itong backhoe ito. Kaya lang bago tayo mag-discuss guys sa sa mga hindi pa nakakapag-subscribe no dito sa channel ko, paki-subscribe lang po para ma-notify kayo sa mga next video ko. So dito sa excavation computation natin no, sa equipment cost natin dito, meron tayong gagamiting productivity rate no na makikita sa Philippine Construction na productivity rate ng labor at saka equipment. Ito 'yon. Ang nakalagay doon bali 0.5 equipment hour per cubic meter. So susundan lang po natin ito para ma-compute natin yung duration o yung bilang ng araw ng paghuhukay natin bago natin compute-in yung equipment cost natin. Okay, so dito sa nakikita natin dito, yung huhukay natin kailangan nating may sukat yan at kailangan nating kunin yung volume niya, no? So ang length ng huhukayan natin 10 meters. And then siyempre yung width niya 10 meters na rin ang ilagay natin, no? And then yung lalim naman niya 2 meters naman. So dito sa length, width at depth na nakalagay na ito, makakakuha na tayo ng volume or total volume. So, yung formula naman natin sa volume, ito yon, length times width times yung depth niya. Kaya yung volume, no, makocompute natin yan, 10 meters times 10 meters times yung lalim na 2 meters, ayun nga. So, yung volume natin, pag pinag-multiply yun, 200 cubic meter ang huhukayin na natin, no? Ayun yon. So itong 200 cubic meter na ito, gagamitin natin para ma-compute natin yung total man hour natin. So yung total man hour natin or equipment hour pala, sorry, no? Kasi equipment 'yan. So ang formula niyan, volume times yung productivity rate, no? Ito yung productivity rate natin na 0.5 equipment hour per cubic meter. So yung equipment tower natin, so magiging ganito siya, 200 cubic meter times 0.5 equipment tower, no, per cubic meter. So yung total equipment tower natin 100 equipment tower or 100 hours, no. Ayun 'yon. So yung number of days natin, mako-compute na natin, may formula tayo, yung equipment tower divided by 8 hours per day, no. So number of days equal to 100 equipment hour divided by 8 hours per day. So yung magiging answer natin dyan, pag dinivide yung 100 to 8 hours per day, 12.5 days. So sabihin natin 13 days. So 13 araw pala. Kung 8 hours per day lang tayo, no? Ayun yung number of days na compute natin. So next na kukumputin natin eh yung equipment cost na kung magkano magiging gastos natin kung backhoe ang gagamitin natin, no? Yan yung next computation natin. So dito since naalam na natin yung number of days 13 days siya, yung backhoe expenses natin pala per day, no, yung renta kasama na yung gasolina niya, no, pati yung operator kasama na. Bali 10,400 per day. So mas mahal pa nga yan guys pag malalaki yung equipment, no. So itong 10,400 per day yung hindi ganong malaki ang equipment to, yung kasi iba-ibang suka size ng backhoe na yan, no. May maliit, may medium, merong sobrang laki. So per hour kasi yan, kaya minultiply ko na lang ng 8
10,000 1,300 per day per hour kasi ang rent nung backhoe na nilagay ko, no. Yung mas malaki, mas mahal 'yon, no. Per hour. Kaya 1,300 per hour times 8, ayun, lumabas 10,400 per day. So ayun 'yon. Kasama na yung operator, yung fuel na gagamitin, yung permit, no? Yung mga 'yon. So ayun yung 10,400 per day, no? Yung equipment cost natin, cost per day times number of days, no? So equipment cost is equal to 10,400 times 13 kasi 13 days 'yon. So yung equipment cost natin bali 135,200 pesos, no? Kaya lang pera diyan sa 135,000 na 200 pesos na 'yan, meron pa tayong deployment fee, no? Siyempre, dadalhin sa site yung backhoe, hindi po libre 'yan, no? So depende sa layo, yun yung cost niyan, no? Kaya tayo maglalagay lang tayo ng 20,000 pesos, no? Yung pagdala, no, at saka pag-uwi, pagdatapos na yung hukayan ng backhoe, 20,000 na lang nilagay natin. Kaya yung magiging total cost natin 135,200 plus 20,000. So yung magiging total cost natin, no, sa equipment bali 155,200 pesos. So ayun pala. So ang advantage kasi ng magpapa-equipment tayo kaysa sa manual, mas mabilis yung paghuhukay, no? So pagka pinamanual kasi yan, sa medyo malaki yung huhukayan, tatagal yan tsaka mas maraming tao, no, ang gagamitin. Okay guys, so kung nagustuhan nyo itong video ko sa excavation excavator cost, pakipindot lang po yung like, subscribe tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.